Hello guys, magandang araw. Welcome to my channel guys. Bagong vlog naman tayo. So, nagpiprepare ako kasi pupunta ko ngayon sa dati kong spot. Medyo hapon na ngayon kasi sinihintay ko kasi ang high tide. Kaya mas maganda kasi ang lugar na yung pag high tide. Mas marami ang isla. So, nakaready na ang ating gamit. Ready na. Ang mga fishing rod ko. Patang natin ng timba. So, gagamit ako ng pain ngayon at saka lure. So, matagal-tagal na ilang linggo akong walang upload guys kasi masama ang panahon dito sa New Zealand ng mga nakaraang linggo. Wala kong time, wala kaming panahon na ay hindi kami makasingit na mag-video fishing dahil sanay ang ulan. Napakalakas ng hangin. Kaya, ngayon, try natin. So, i-update ko kayo pag nasa spot na ako, guys. Sana makaulit tayo ngayon ng marami. Siya nga pala, kung bago ko palang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, guys. At mag-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sige, i-update ko pa yung mamaya. Okay guys, dito na tayo sa spot guys. Nakaset up na tayo, kaso lang nakalimutan ko yung red stand ko eh. Pero hayaan mo. Try lang natin kung makala dito. Pataas na yung tubig guys. Okay guys, umpisa ko. Cuts guys, first cuts, kaso maliit pa, ibalik natin, maliit pa, kasi wala namang size limit, kaso lang nagani ko sa size. Sayang yun guys, yung hindi ko nadala yung rod stand ko. Malaking bagay yun kasi hayaan lang natin sana habang nag-aabang tayo tayo yung mga rod ko, kaso nakalimutan ko yung rod stand. Kumain agad ka, lalatag ko lang guys, may nahuli agad ako. Maraming isda ngayon, kaso hindi pa siya good size. Wala namang size limit yung isda na yun, kaso lang sobrang liit naman kasi. Masarap yung malaki kasi puro laman lang yung kukunin mo. Namaya itry ko yung aking lure, baka maganda rito. Thank you.
nakap. Dahil nakap. May nakap kasi may init yung yun po, natagpan ko. Guys, magandang size na ito. Ito, tamang size na to. Ilang minuto lang. Ulit agad. Magandang size na to, malaki na to. Magamit yung jig ko kasi mamaya-maya kinakain agad. Baka mga tulad yung nakaraan na tinanga yung rod ko. Dahil sa laki nung kumain ng isda, natanga yung rod ko. Nabuwal niya yung dating isda nung ginamit ko. Ito na yung pinamit ko doon sa nawala ko rod. Kaya iniingatan ko din, mamaya mawala na naman. Mahalang rod. Mahalang fishing rod. So kailangan natin talian. Madaling matanggal ang field charge na ginagamit ko. Paborito kasi na ako yung field charge. Pagka casting. Pero kung sa laot naman, sa labis na gamitin is squid. So guys, lakas ulit tayo guys. Tinda nga yung naglock yung rod ko, lumipad yung pabigat at saka yung kawil ko. Lakad ulit tayo. Naglock yung rod ko eh. Tumalbok yung pabigat ko at saka yung kawil. Nakalimutan ko yung rod stand ko. Dito lang. Sinasandal ko na lang.
Sayang, nakalimutan yung rod stands ko eh. Kaya na guys, huwag kayong magsawa manood sa aking mga upload guys. Sana supportan niyo po yung channel ko guys. Beginner lang po ako guys, sana yung mga upload ko sana panoorin niyo. Huwag kayong magsawa manood sa aking mga video. Kasi ganun lang siya kalaki nung unang huli ko. Balik muna natin sa tubig.
bukas. Wala na rin, wala na kumain. Ayusin ko na ito guys. Size ulit guys, good size. Pangalawa, pang-apat, kaso lang pinakawalan ko yung dalawa. Good size ulit. Pero ubus yung kain ko eh. Nabilis kasi tanggalin yung pen chart. Matagal akong di naka-vlog eh kasi ang sama ng panahon dito nung mga nakarang linggo. Hindi kami makafishing dahil ulan. Tapos malakas ang alon. Gumanda man ang araw, nasa trabaho naman ako. May pasok naman ako. Kasi pag weekend, yung nakarang linggo. Nagsunod ang ulan. Sabado linggo, umuulan. Hangin pa. Kaya hindi ako makapag-gong. Fishing. Ngayon, mabuti ako. Maganda-ganda ang panahon. Suka-suka. Ako naman ang high tide. Dito sa lugar ka sa gato, maganda yung high tide dito. Kanto lang yung rod ko guys kasi nabubuwal, hindi ko nadala yung holder ko. Guys, fish on.
sana, nakapintas. Kumakain na naman guys.